Kasular, kumusta kayo lahat? At maraming salamat pala sa mga nag-subscribe sa aking channel, sa mga nagsuporta. Maraming maraming salamat sa inyo. Ngayon, ang ating topic ay ang ating Dickies Portable Power Station. Atin itong buksan ngayon. Silipin natin ang laman ng loob. Dahil nag-request si Family Movie Banding. Hello sir! Ngayon na ating buksan itong ating portable power station. Sa mga nalipas mga araw, busy kasi ako kasi mayroon trabaho. Sunday lang ang aking day off. At plus busy pagkita ako sa aking solar power system. Ito ang nabisihan ko. Pasensya na kayo na hindi ako makareply sa ibang mga nag-comments kasi palaging busy kasi. So, kung bago ka man sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para naman updated kayo sa aking mga bagong mga gawing mga i-share ko sa inyong video. So okay, ngayon atin na itong buksan. Sisilipin na natin ang laman ito. Okay, ano? Saan na natin? Medyo masikip dito sa may handle. Okay, ang liit lang ang laman. So ito ang kanyang battery pack. Maliit lang. Maliit na battery. Lithium. Lithium ion ito. So, pamili mo bin banding. Ang liit lang para ng battery. Pero marami ito. Marami itong kasi pinapack na nga. Hindi natin ma kita yan, mayroong kabir. So ito link circle ito at ito sa palagay ko BMS ito ang BMS nya
At ito naman ang kanyang seat na circuit sa circuit niya ito sa maliit lang pero malaki na ito ang wattage. Grabe ngayon ang technology. Ito ang iyang natawag nito power inverter with kuana with ECC na ito sa tingin ko. Pero mas maganda mag-charge sa'yo, meron tayong external na ECC na gagamitin kasi wala itong indicator. Yan, walang indicator. So pag mag-charge tayo, wala tayong makita. Okay lang pag yung ang gamitin natin ang katong yung power adapter nito kasi mag red ang color sa light indicator. Pag ma-full charge, mag green. So ito, wala pa itong output. Atong iyon ang output, yan 50 hertz lang siya. Pero okay lang. Pero mas maganda dyan ang 50 and 60 hertz ang kaya niya. So yan ang full charge niya. Okay, maliit lang pala. Pero mas maganda ito pag mag charge tayo gamit ang solar panel. Meron tayong solar charge controller na gagamitin para makita natin kasi ang ECC meron siyang ECD. So makita natin kung mag-charge siya at makita natin sa indicator na full charge na siya kasi mag-stop ang kanyang pag-blink sa LCD sa ECC pag full charge na. So ito pero mabigat siya. Maliit lang siya pero mabigat. Ito, maliit lang ang kanyang cooler fan. Yan. Nag-function yan. Pag ating i-off itong iyang EC output, mag-off din. Mag-stop ang kanyang pag energize and off. Yan. Okay, stop. Stop pod. Kita ba ninyo? Ay, hindi makita. So ganyan lang pala. Maliit lang pero small battery ball ito kasi kaya niyang pagganahin ng mga matataas na wattage gaya ng TV nga 45 inches na LCD or LED. So okay lang naman ito eh, small battery ball kasi kaya niya ang mga mabibigat na ating iload. Ito ang kanyang inverter na maliit pero malaki ang kanyang watts. Maliit na ang kanyang mga IC, transistor, source. Grabe ang technology ngayon. Okay, family movie banding. Maliit lang ang kanyang battery pero mabigat. Pero hindi natin masilip ang mga lithium battery, maliit kasi pinapake masisira kasi kung atong ablihan. Okay, family movie banding. Hanggang sa susunod, magre-review ako sa power inverter ko. Okay, hanggang dito na lang tayo ngayon. Bye-bye!